Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Anong today's vlog ni Payong Kaibigan ay tungkol po dito yung ating topic na pag-uusapan. I'm sure alam na alam nyo po ito, especially po yung ating mga kababayan na dito po nagtatrabaho sa Saudi Arabia. So ang tinutukoy ko po yung ating pong ikama o yung ating resident identity card. Okay, to be specific po, ang tanong na kailangan po natin mabigyan ng kasagutan for today's vlog ay kung kailangan pa po natin isurrender yung ating mga ikama sa ating employer just in case na tayo po ay magpa-final exit na. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So ako po muna yung may tanong sa inyo, meron na po ba kayong ikama? At kung meron po kayong ikama, ang next question ko po ay kung hawak niyo po ba yung inyong ikama. So please write it down dyan sa ating comment section sa baba para at least malaman din po natin. Para din naman po sa mga newly hired or bagong dating po sa Saudi Arabia na nagtatanong kung kailan po sila magkakaroon ng ikama. So ang binibigay po na number of days or yung window para sa inyong company, sa employer nyo na i-process po yung inyong ikama ay 3 months or 90 days. Kasi di ba yun po yung validity ng working visa na ibinigay po sa inyo. Kaya po, in my experience, di ba guys, pagdating ko pa lang po sa Saudi Arabia, di ba, yung una pong ginagawa sa atin or sa akin ay pinag-medical po ako, medical check-up. Siyempre, alam naman po natin yan. Aside po sa medical check-up natin, sa Pilipinas ay meron po tayong another set ng medical check-up pagdating po natin dito sa Saudi Arabia. Kasi yan po ay isa sa requirement para po ma-process yung ating ikama. Okay, so once na lumagpas na po yung 3 months at wala pa rin po kayong ikama, so syempre, magbabayad na po niya ng multa yung inyong employer. Okay, ngayon, ang question po natin na sunod ay eto na nga po, kung kayo po ay magpo-final exit na, kailangan po ba natin ibigay ito sa ating employer? So ang sagot po dyan ng ating Jawazat, ang atin pong mga ikama ay responsibilidad po ito ng ating mga employer. So just in case na tayo po ay mag-final exit, depende, dapat po kukunin po nila yung ating ikama at isurrender po nila sa Jawazat or pwede po nilang sirain, di ba? In my personal experience po, noong nag-final exit po ako sa aking previous company, kinuha po nila yung aking ikama kapalit nung final exit visa. Kasi guys, kung tayo po ay nag-final exit na sa Saudi Arabia at babalik po tayo sa bagong employer, magpapalit na rin po yung ating ikama number. Pero in my case, yung picture po na nakalagay sa bagong ikama ko ay yung unang-unang picture po na dumating din po ako sa Saudi Arabia. And just to add on, kung ako po ay nagbabakasyon, di ba? Dala-dala ko pa rin po yung aking ikama kahit po ako ay nagbabakasyon, guys. Pero syempre, let us all be mindful na ingatan po nating mabuti yung ating mga ikama number kasi napaka-importante po ito, guys. Kumbaga, malaki po kasi ang multa just in case na mawala nyo po yung inyong mga ikama. Kaya pakaingatan nyo po yung mabuti. May mga narinig din po akong kwento na dati daw sa airport, tinatanong pa kung hawak nyo po yung ikama nyo at doon po nila kinakat yung ikama sa airport. Okay? Pero syempre, yun po ay based lang po sa aking mga narinig. So kayo po, kung kayo po ay nag-final exit na, ano po ba yung naging experience nyo? Sinurrender nyo po ba yung ikama nyo sa inyong employer o nadala nyo pa rin po siya hanggang sa Pilipinas? Okay, marami pong salamat. Just in case na meron po kayong mga katanungan, whether it is related or not sa video natin for today, ay ilagay nyo lamang po yan sa ating comment section sa baba. At pipili din po natin sagutin sa lalong mabilis na panahon. Okay, marami pong salamat. Always stay safe, guys, and God bless. Ready.